Hello, magandang araw sa inyong lahat. Narito po ulit ako para ituro sa inyo ang isa na namang tool na makakatulong sa ating pagtuturo ngayong new normal. Ito po ang tinatawag nating Wheel of Names. So, tingnan po natin kung paano ba ito gagawin o gagamitin sa pagtuturo. Okay, so ang una nyo po na munang gagawin ay pumunta po kayo sa inyong tab or sa inyong browser. So, hanapin nyo po, i-search nyo po yung Wheel of Names. Ayan. So, makikita nyo po rito yung Wheel of Names. Wheelofnames.com. I-click nyo lamang po yan. Ayan. So, nandito na po tayo sa Wheel of Names. So, blanco po iyan. Maglalagay po tayo ng mga pangalan. Paano ba natin magagamit ang Wheel of Names sa ating pagtuturo? Una, pwede natin gamitin ang Wheel of Names sa ating online or virtual recitation. Instead of index card na yun po yung ating ginagamit before, pwede po natin gamitin ang virtual recitation na tool na ito para pumili ng estudyante na magre-recite. So, randomly, magse-select na po ng pangalan si Wheel of Names. Pwede rin pong gamitin ang Wheel of Names kapag mag-a-assign tayo ng task. For example, sino ang unang magpe-present? Or meron tayong mga routinary activities, sino po magpe-present para sa week na to, sa susunod na week. So, simulan na po natin kung paano po gamitin ang Wheel of Names. So, blanco pa po siya. So, maglalagay po tayo itong box na to, makikita nyo po. Dito nyo po ilalagay ang mga pangalan ng estudyante. So, mas maganda kung meron tayong class record, dun natin kukunin ang mga pangalan ng mga estudyante. So, para lamang po sa demo, meron po akong ginawang list of names na nasa Excel po. So, yan po. I-copy lamang natin po ito. And then, ipipaste po natin doon sa box na to kung saan yan. So, nakita nyo po, naka-fill in na po yung mga pangalan ng mga estudyante. So, kapag mag-virtual class po tayo, pwede po natin, yan. And then, magse-select po yan. Pindutin po natin itong gitna. Ayan. So, napili po si Judal Judy. So, pagka napili na po siya, pwede natin i-remove po yung pangalan niya dahil tapos na po siya. Ayan. So, mawawala na po dito si Judal. Nakikita nyo, wala na pong letter J. So, isa pa po. Pindutin po natin yung gitna. Sa pangalan, pwede rin naman po na instead of names po ang ilagay po natin, pwede pong pictures po para mas exciting ang lalabas po kung sino po ang magpe-present o magre-recite. So, pwede natin maglagay ng add image. So, for example, ito po, pinili ko po itong mga pictures ng aking mga kasamahan sa senior high. So, isa-isahin po na. Pwede nang isa-isahin po natin kasi may mga nadoble po rito ng mga names, o yan, ng mga pictures rather. So, tingnan po natin. Ilagay po natin ang mga picture na to doon sa ating Wheel of Names. Okay? Select lang po natin yan. Baka may nadoble po tayo. Ayan. O yan. And then, open. Ayan. Kita nyo po, picture po. So, instead po na pangalan, ay picture po nung participants yung na makikita po natin dyan. So, try na po natin. Tingnan nyo kung gaano ka-exciting kasi ang lalabas ay ang kanilang mukha. Oh, diba? So, sino to? Yan, si Sir Ram, ang unang magpe-present. So, ganun lamang po kasimple ang paggamit ng tool na ito, wheelofnames.com. Sana po ay magamit po natin ito sa ating new normal na pagtuturo online. Okay, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-subscribe po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. See you soon!